Hi! Magandang araw sa inyo! So ngayon may bago tayong aralin na pag-aaralan para sa ating araling panlipunan. So bago ang lahat, kumusta ang nakaraan ninyong linggo? So masaya na magkaroon tayo ng isang linggo ng pagpapahinga at syempre at the same time pagkakataon upang mag-aral lalo ng salita ng Panginoon dahil noong nakaraang linggo ay Holy Week, diba? So maganda na alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Pero praise God na may bago tayong linggo upang magkaroon ng pagkakataon ng pag-aralan nyo. Iba pang mga paksa o mga aralin para sa ating subject na AP. So, ngayong araw na ito o ngayong linggo na ito ay magiging masaya at interesado ang ating pagtalakay o diskusyon tungkol sa paksa na ito dahil tayo ngayon ay mag-aaral tungkol sa iba't ibang mga kakayahan at talento ng isang batang Filipino. So ngayon malalaman natin kung ano ang mga iba't ibang talento o kakayahan na binigay sa atin ng Panginoon at ilan sa mga bagay na pwede natin gawin upang mapaunlad ang mga ito. So bago ang lahat, mag-review muna tayo. So noong mga nakaraang linggo na pag-aralan natin ng isang batang Filipino ay may karapatan at tungkulin na dapat niyang kampani o gampanan. So, meron tayong tungkulin na dapat natin gampanan sa ating sarili tulad na kailangan natin maligo araw-araw, magsipilyo, kumain ng masustansyang pagkain at magkaroon ng sapat na tulog. Okay, meron din tayong tungkulin syempre sa loob ng ating tahanan. So, mahalaga na magbigay tayo ng respeto sa ating mga magulang. Pwede tayong magsabi ng po at opo sa tuwing kinakausap natin sila at magmano o mag-bless din every time na galing tayo sa school o galing tayo sa labas. So, ito ay ilan lamang sa mga paraan upang mapakita natin ang tungkulin natin sa tahanan. At meron din tayo syempre tungkulin na dapat gampanan sa paaralan. So, isa na rito ang pag-aaral natin ng mabuti, ang pakikinig natin sa ating guro, at ang pag-alaga o pag-ingat sa ating mga kagamitan sa paaralan. At meron din tayong mga ilang tungkulin na dapat natin gampanan sa ating komunidad tulad ng paggalang natin sa watawat ng Pilipinas, pagtapon ng mga basura sa tamang tapunan o sa tamang basurahan, at pagrespeto sa mga karapatan ng ilan nating mga kababayan o ng ilang mga tao sa ating din mga komunidad. Okay? At tandaan natin na ang bawat karapatan na meron tayo ay may kaakibat na tungkulin na dapat natin gawin. So dahil binigyan tayo ng Panginoon ng karapatan, marapat lamang din na gampanan natin o gawin natin ang tungkulin na binigay din niya sa atin. At alam mo ba na bilang isang bata, kahit bata ka pa lamang, gusto ng Panginoon na lahat ng ginagawa natin ay nakakapagbigay kasiyahan sa Kanya. At ano ba yung mga ilan sa mga ways o mga paraan upang mapakita natin na itong ginagawa ko ay nabibigyan natin ng kasiyahan ng ating Panginoon? So, mamaya malalaman natin. May tanong ako sa iyo ngayon. Bilang isang batang Filipino, ano ang kakayahan o talento mo? So, alam ko na may binigay ang Panginoon sa iyo na isa, dalawa, tatlo, madami o madaming mga talento o kakayahan. At pwede ka ba magbigay kahit isa lang? Okay, pwede mong sabihin. Okay, hindi kita nakikinig. Pwede mong sabihin kung ano ang sa tingin mo talento o kakayahan na binigay sa iyo ng Ayan. So, alam ko na lahat ng mga tao ay binigyan ng talento at kakayahan ng ating Panginoon. At gusto ko lamang i-share sa inyo ang ilan sa mga talento o kakayahan na ibinigay sa akin ng Panginoon. So, start tayo noong high school ako. Noong high school ako, nalaman ko o nadiskubre ko tulong ng aking mga magulang
na ako ay may kakayahan o may talento sa pagsayaw. Kaya nung high school ako ay sumali ako sa dance group or dance group ng aming school nung ako ay nasa high school. At hindi lamang iyon yung sinalihan ko. Sumali din ako sa theater club. So, nagkaroon kami ng pagkakataon na magtanghal sa iba't ibang mga entablado noong ako ay high school. So, meron din ako kakayahan at talento sa pagsayaw at sa pagtanghal. Pero nung ako ay naging isang college student at napamahal ako sa pagsusulat ng mga akda o ng mga ibang mga research, doon ko nalaman na meron din pala akong kakayahan o talento sa pagsulat at pagsasalita. Noong 2019, nakapunta ako sa Malaysia at nakapunta rin naman ako sa China dahil ipresent ako ang kakaibang kakayahan o talento na pinigay sa akin ng Panginoon. So, ito ay binigay niya sa akin na kakaibang opportunity para mapakita ko o ma-showcase ko ang talento ko sa pagsulat at sa pagsasalita. At ngayong mga nakaraang taon din, na discover ko din o aking din nalaman na ako rin pala ang may talento o may kakayahan sa pag-aaral. So, currently, si Teacher Sherry po ay part na Alpha Baptist Church Choir. So, ako po ay kumakanta tuwing Linggo sa aming simbahan. At, well, in fact, noong December, nagkaroon po kami ng Christmas concert or Christmas cantata. Ayan, sa pictures na ginamit namin sa aming simbahan yung mga boses namin upang magbigay kasiyahan or makapag-glorify namin ang Panginoon. So, ito lamang ang ilan sa mga talento na pinigay sa akin ng Panginoon. At praise God sa mga talento na ito. At alam ko, ikaw, bilang isang bata o bilang isang anak ng Panginoon, mayroong binigay sa iyo na talento ang ating Panginoon. Okay? Siya ang nagbigay sa atin, siya ang nagbigay biyaya sa atin ng mga talento at kakayahan na meron tayo. Sabi nga sa Bible, sa 2 Timothy 2:15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. So, base sa verse na ito, ano daw ang dapat natin gawin sa ating kakayahan o talento? Dapat ba natin itong itago o ikahiya? So, sa tingin nyo ba nung nalaman o na-discover yung teacher Sherry na may kakayahan pala ako sa pagsulat, sa pagsayaw, sa pag-arte, marapat lamang ba na itago ko ito at ikahiya? Di ba hindi? Sabi nga sa verse at 2 Timothy 2:15, hindi natin dapat ito ikahiya. Ano dapat ang ating gawin? So sabi nga dito, dapat hindi tayo mahiya at dapat ay parang sinushowcase natin ito at dapat pinapakita ito para sa kaluwalhatian. Bakit kailangan hindi natin dapat ito itago? Dahil ito ay mula sa ating Panginoon. So ngayon, tutulungan tayo na ma-realize, okay? O makita ang iba't ibang mga kakayahan at talento na meron ang isang batang Pilipino. At malay nyo, dito nyo madiskubre na, oo nga, talent ko to. Na dapat paunlarin ko pa itong talento ko nito. Okay? Ready na pa kayo? So ngayon, isasabihin ko sa inyo or ituturo ko sa inyo or ipapahayag ko sa inyo ang iba't ibang mga kakayahan at talento ng isang batang Pilipino. Okay? So may mga bata o may mga tao na may kakaibang kakayahan sa matematika at pag-aaral. So sila yung mga magagaling, may hiling mag-solve ng mathematical and scientific problems. And ang galing nila kasi nasosolve talaga nila ito. So, ito yung mga tao na may kakaibang talento o kakayahan sa matematika at pag-aaral. Meron din namang mga bata o mga tao na may kakaibang galing
o kakayahan sa pagguhit at pagpunta. Katulad ng mga ilan sa inyo, nakikita ko na every time na nag-artwork tayo o gumagawa tayo ng proyekto na involve ang pag-drawing at pag-guhit, grabe, sobrang kakaling ng grade 2. So, marami sa inyo o may kanyang kakayahan at talento. Meron din naman na may kakaibang kakayahan at talento sa pagsasalita, pagsulat at pagbasa. So, katulad nga ni Teacher Sherry, nung ako ay pumunta sa Malaysia, China. So, doon ko na nalaman na ako ay may kakayahan o talento sa pagsulat ng research at pagsasalita o pagpapresent nito sa madaming tao. Meron din naman mga tao na may kakaibang kakayahan sa pag-awit at pagtugtog ng instrumentong pangmusika. So may ilan sa atin na hindi lang magaling umawit, magaling din tumugtog ng gitara, ng piano, ng drums, at kung ano-ano pang mga instrumentong pangmusika. So ito yung mga talent nila. So sila ay musically inclined. So, meron din naman mga tao na may kakaibang kausayan sa pagsayaw. So, marami din grade 2 students ang magkakaling sumayaw, especially kapag nakikita namin na sumasayaw sila o sumasayaw kayo sa grade school assembly. Ayan. Meron din naman na may mga tao na may kakaibang kausayan sa gawain pangkamay tulad ng pagluluto. Meron din na mahilig o may talento sa mga kinesthetics o sports. So, may ilan sa atin na galing mag-basketball, mag-swimming, mag-volleyball, mag-soccer. Ayan. So, kakaiba rin kausayan o talento yun na bigay sa atin ng Panginoon. At narito ang mga ilan sa mga dapat natin gawin upang mapaunlad ang ating kakayahan. Unang-una, makinig tayo at sundin natin ang payo ng ating mga magulang. So, bata pa lamang, alam mo ng mga magulang natin kung ano yung talento na pwede natin ma-develop, and ang pakikinig sa kanila at pagsunod sa payo nila ay makakatulong din sa atin upang mapaunlad natin ang mga talento natin. Mahalaga rin na bilang isang bata, mag-aral tayo na mabuti. Mahalaga rin na magtanong tayo o makinig sa mga mababuting tao o eksperto sa larangan ng iyong talento. So, for example, nalaman mo na ang talento mo ay pagtugtog ng gitara. So, may nakita kang, for example, yung ate mo o yung kuya mo ay mga magaling tumugtog ng gitara. Pwede ka magtanong sa kanya o magpaturo kung paano mas mapapaunlad ang iyong talento sa pagtugtog ng gitara. So, mahalaga rin na maglaro ka o sumali sa mga paligsahan, sa mga talent shows. Katulad sharing ng high school pa lamang ay interesado na ako sa pagtanghal sa stage, sa pagtanghal sa entablado. Kung kaya, noong bata pa lamang ako ay talagang sumasali na ako sa mga ilang paligsahan o competition na meron kami sa aming paaralan upang ma-showcase ko din ang paunda ng aking kakayahan. And of course, mahalaga na manalangin tayo at humingi ng tulong sa ating Panginoon, sa Diyos. Okay? So,